So update lang mga kabagis, no, sa isang sakong pre-starter na 25 kilos, ito na lang yung naiwan. So bibili po tayo ng isa pa para exactly 2 weeks yung pre-starter natin. At ito yung ating wheat feeding. So na ready na natin. So ginagawa ko after nilang kumain, magbabad ka agad kasi mas gusto nila yung matagal ng binabad sa tubig. So pakainin na natin mga kabagis. After nababad ng mga ilang oras, lagyan ko rin ng ano kabagis ng konting tubig. Ayan. Gusto nila yung matubig. Ayan. Nagutom na. And then, palaguan natin kasi mainit. Maligo muna, maligo before kumain. So gusto na nilang kumain. Gutom na gutom na. Paliguan lang natin. Lagi-lagi. Ligo muna para malinis bago kumain. Ayan. So yung pagkain ko ngayon is 1/2, no? Ano to ngayon? So kabalik-kabagis ang ginagawa ko, just to give you a heads up, yung kung pagkain tayo ng 7 ng umaga, then 10 ng umaga, tag half-half na yan sila. Half kilos na ngayon, no? Half kilos sa 7 ng umaga, then half kilos sa 10, half kilos naman sa 12, ngayon 3 PM, half kilos din. Then another half kilos niyan sa ano, mamayang alas 5. And then wala na, yan na yung pinakalast nilang kain. Ayan naman, gustong gusto nila talaga yung wheat feeding mga kabagis, oh. So yung brown talaga yung pinakamalakas kumain. Kaya niyang thank you.
Busog na. Yung dalawa hindi pa oh. Bilis lang lumaki ng brown oh. Kapit ko bagis oh. So balik tayo dito sa feeds mga kabagis no, ano, pre-starter no, at saka yung nagamit ko talaga itong isang sako na 25 kilos at saka yung apat na pack noong booster feeds. So technically speaking, sa apat ko na fatteners, nag 1 week sila kahapon, hindi pa nila naubos itong 25 kilos in 1 week. So, pero malapit na, konti na lang. So, bibili pa ako ng isang sako nito para another week. So, mangyari nito mga kabagis, ito yung sinasabi ko na sometimes may mga cases na hindi exactly 15 bago ko siya ilipat sa starter. Minsan 15, 18 days, ganyan. Yung ano nila, yung pre-starter nila. Okay? So yun, ito yung example ko na minsan mayroong mga cases na hindi talaga exactly, but okay pa rin yan, no? 15 to 20 days yung pre-starter talaga. Pero kung gusto ninyong ilipat na in 15 days exactly, so pwede na yon. So after nito, so mayroon tayong starter feeds na ipakain natin for 1 month. So I'm thinking kung ilipat ko sila sa Pilmico sa kanilang starter feeds, but tingnan lang natin kung ano yung mangyari, kung mayroon bang ano Pilmico na or ano yung pwedeng available sa kanilang starter feeds. Alright, so yan, so Hog pre-starter ultra pack. So imagine ninyo itong suggested sa kanilang days of ano days age of pig no, so 36 to 55 days dapat naka pre-starter, which is tamang-tama lang sa atin, sabihin nating 40 days yon na ano kabagis na walay. So then tapos additional tayo ng 2 weeks which is 15 days, so tamang-tama lang dito. Pasok tayo sa kanilang ano 55 no, 36 to 55. Tapos ito yung mga kain nila. So pero hindi ko na to pina-follow mga kabagis kasi meron na tayong guidelines na na-discover natin on our own. So doon na lang tayo mag-stick kasi mas madali na lang intindihin at may resulta na tayong nakikita na maganda.